Welcome back again guys sa isa pang uling Grock video. Gameplay po ito ng Grock and I will show you kung paano maging aggressive ang Grock along with protecting your teammates and the rest. Dito sa video na to, papakita ko kayo ng malupit ang Grock. Tipo na wala akong kakatakutan. Walang kakatakutan dito. Sasaluin ko lahat basta wag lang yung court ko. As well, katulad ng natural na simula natin, papakita ko sa inyo yung paggagap sa kalaban na court. Which is invading red buffs, blue buffs, kung ano mas inuuna nila. Mapapatay pa nga namin yata itong patay nga. Patay siya. Okay, first blood is ours guys. Ito yung ano. Pasensya na rin kung replay lang kasi hindi ako naka-record mode na ito. Ayan o, inagaw ko rin. As much as possible, de-deny nyo lang lahat ng farm ng core ng kalaban. Para din yun sa snowball nyo. Since hindi kayo makakakuha ng ano, hindi kayo item damage type na kailangan, ang mangyayari niyan, igagap nyo lang yung kalaban para hindi sapat yung damage nila para bawasan ka. Ganun lang yun. Ang pagka nabaog ang core, pag nabaog ang core ng kalaban, wala na yung gagawin sa tank kahit anong gawin, kahit anong ihagis nila. Mamaya makikita nyo, papakita ko sa inyo paano sinasabi kung wala silang damage. Dito, nawawala sila sa mapa niyan kaya nagtago ako sa bush. Either magbabuff sila or invade. Or dadalo sa lane. Ayan, tama nga hula ako dito. Ganda. Tangin na. Kaso walang respo. Tatlo na sa lane. Ganda ng pasok niya, sir. Oops, na-hook. Lampan sa hook. Ganito, kita nyo yan. Ang nangyari, gap sila, gap na gap sa damage, lalo na sa level. Level 5 na yung carry namin, tapos yung nagro-rotate nilang supposedly mid laner is valet. Ayan, sinasolo kill ko na lang ngayon. Oops, pader, bitch. Okay, guys. Huwag yung ano, huwag nyo lang hahayaan makuha nila yung farm na hanap nila. Dito kasi nag-focus na kami sa mid lane. Mid lane, bottom lane, since saber lang yan. Kaya namin, kaya naman ni Micro ng mga kampi ko yun. Si, ano, basta wag lang yung valet or any other course na tumaba. Sa pagkakataon na to, matapang na kami. Kasi wala kaming kakatakutan dito eh. Kasi nag-up na yung dapat naging snowball nila to this extent. Yan, kita nyo na. Yung silbi ng mga core nila sa tank na hindi naman nila magawang i-shutdown. Lalong wala ang silbi sa mga ano. Ngayon dapat alam nyo na guys na malaki ang epekto ng pag-shutdown ng ano, ng mga cores sa simula. Oh, alat ni Astre. Nga pala guys, yung Vector si Astre yan, yung carry. Tapos yung mga kalaro namin si Idol Quack. Hindi ko rin alam bakit di kami kumuha ng Turtle League. Nadadala na yata kami. Nadadala kami sa ano, rotation. Tuntua kami dito, kaso may ang problema lang, ang hirap magano. Ang hirap maglaro ng maayos. Lalo na pagka magre-record. Kita nyo yan guys, yung level pa lang ng core nila sa tank ko. Level 5 ang core nila and ako bilang tank is level 6. Malaking epekto na yan sa laban. Ayan o, takot na takot na. Mali yung ganyan, yung iniiwan nyo yung ano, core nyo. Ganyan ako ka-aggressive mga Grock. Ayoko nang ano, ayoko nung tipo na magbabantay lang ako ng ano, ng kakampi. Kaya ko naman ipagsabay yung ano. Tandaan nyo yung mga Grock users dyan. Huwag nyo kakalimutan to. You can play aggressive
at the same time, you can protect your teammates rather. Mapoprotektahan nyo yung teammates nyo kasabay ng pagiging aggressive, katulad lang ng mga ginagawa ko. Yung paraan na mapoprotektahan mo kakampi mo is giving them vision. Giving them visions, denying enemy course of their jungle, mga ganon. Malaking epekto na yun eh, kung tatanungin mo yung mga kakilala nyo magagaling. Malaking ng epekto yung pag-deny ng jungle pa lang. Along na with the vision na provided by the Grock na tumatago lang sa bush habang ma-advance. Malaking epekto yun eh. Mamaya guys, papakita ko sa inyo yung build ko sa Grock. Pero wala talaga akong final build. Kasi base na sa kalaban yung build ko. Dito mali ako eh. Hindi ko napansin yung binubuo ko eh. Wala naman masyado magic damage. Tapos namamicro ko dapat tong ano. Eno guys, kahit tumaba yung saber, ako lang katapat yun eh. Hindi niya ako mahuhuli sa ulti. Napakakunat na men. Shutdown. Yan na lang sinasabi ko sa inyo na pag na-shutdown yung mga kalaban natin sa early, kahit wala tayong damage build, hanggat di nababawa, hindi na kakapagpa-item yung kalaban, wala silang magagawang damage sa atin. So, no need na mag... No need na yung... umasa sa sariling damage. May iba kasi akong nakikita na nagbobuo pa ng mga damage item kahit na tank. Hindi naman bagay yun. And guys, huwag kayo matatakot mag-engage kasi given na maganda positioning ng kakampi nyo dun, talagang magandang maganda mag-engage pagka tamang positioning. Ganyan lang guys. Kita nyo yung epekto ng gap. So ayun guys, nakita nyo na yung epekto ng denying enemy cores of their jungle, tapos actually just giving, providing map awareness or vision sa mapa, kasi kita mo gano'ng kataba yung kakampi given hindi sila takot na baka may invade. Yun lang mga Lodi, salamat sa panonood. Oh, and by the way guys, ito nga pala yung emblems and build ko sa Grock. Simple lang naman yung emblem and build ko. Sa lower, sa pinakababa, yung physical, yung nasa gitna yung magical. Pero I wouldn't advise na yan lang talaga yung build kasi depende talaga sa kalaban yung build mo, kung alin uunahin. For more contents like this, subscribe na sa YouTube channel ko guys.